pinipindutan niya po yung cellphone number, nakuha niya yung OTP. Kung nakuha niya yung OTP, nag-order na po siya ng 1,000,000 worth of items. Pero natuklasan po, Jordi de Guzman, hindi pala matakaw itong tao kung hindi manginginom. Dahil 1,000,000 na alcohol ang in-order niya. Hindi ko nga po alam paano niya uubusin po yun. Pero nagsuspecha ko dahil alcohol yung binili niya, ibibenta niya rin ito dahil mabilis po ibenta yung alcohol. At pangatlong araw na natuklasan po, talagang dapat ingatan po natin yung ating mga credit card information. Kung nakuha po natin yung billing po natin, bayaran, i-shred na. Dahil nandun po lahat ng informasyon, yung credit limit, yung credit card number. Minsan, pinapatong po natin kung saan-saan eh, pag napulot po yung problema po sa atin. You may ask questions and it will be readily answered by the Senator. Senator, please. Thank you, Jordi de Guzman, and thank you very much for accommodating us at hinihingan po ako ng pasensya sa bala. Pero nahapag po nung lumabas ko sa media, marami rin po kami nakuha mga messages, email, tawag, from friends, and also from constituents na itong ganitong modus pala ay nararanasan din ang ibang mga kasama natin at kababayan natin. Kaya sabi ko, mabuti nang magkaroon ng isang formal investigation, hindi lang para sa akin, ano, para po sa mga nabiktima, para po mahanap natin kung sino po talaga ang gumagawa ko nito at maging tunay yung pagbibiktima. Pero dito sa naranasan po natin, may tatlong aral po akong napulot. Unang-unang aral ay kulang po yung ginagawa ng mga bangko at ng BSP pagdating sa consumer protection. Alam ko, gumagamit sila ng mga bagong teknolohiya pero kulang pa. Dahil nalalampasan po sila ng mga ganitong scammers at ganitong mga hackers. So dapat mas mabilis at mas innovative yung gagawin po ng mga bangko at ng BSP. At pangalawang aral, marami talaga nabibiktima, no? Dahil na itong mga scammers nangunguna at mas alam nila kung saan yung butas at saan sila pwedeng pumasok. Tulad po sa nangyari po sa atin, itong tao. Good morning, friends from the media. Viewers, is our incumbent Senator Kevin Italian. He approached the NBI because he was a victim of, he is a victim of credit card fraud. Now, on his left is our Chief Vic Lorenzo of the NBI's Computer Crime